sit by myself talking to the Hi mga kaplantitas, magandang hapon. Ayan, hapon na, palubog na yung araw. Perfect timing para sa mga pagkakat ng mayana. Magkakat tayo ng ating mayana ngayon para itatanim natin dito sa isang pots or dalawang pots or kung ilang pots ang maha-harvest natin. Samahan niyo akong mag-cuts para... po yung ibang mother plants ko andito siya sa harap ng garden. Ayan. Kung mapapansin niyo different varieties. Ayan. Then meron din po sa likod. Yan yung mga pa mother plants ko po siya. So, naisipan kong mag-cuts ngayon ng ating mayana. Gusto ko yung mga rare. Kasi dahil wala pa tayong top rare, ang top rare kasi natin si orange lace at si army lace at si lettuce lace. Ayan. Sila ang mga top rare. Ano ba maganda? Ayan, dito. Gusto kong mag-cut dito. Ang variety na to, dahil kakaiba rin siya, gusto ko siyang i-cut. Dito natin siya i-cut. Ayan. Ganyan ang pagka-cut. Isang dangkal. Ayan siya, mga kaplantitas, oh. Napakaganda rin ito. So, isa. Then, oh, may naputol pala dito. Kunin na natin itong isa putol. Naputol. So, kunin na natin siya. Isang variety. Si lemon lime ito. Oh, meron pa dito. Meron pa. Ayan. Then, gusto ko pang i-cut si ito. Yan ang parang malala. Dito natin siya i-cut. Ayan. Maganda rin ito. Lace din siya. Lace. So, ayan. I-cut din natin siya. Dalawa na yung tangkay niya. Wraps natin siya. Dito pa, itong variety na to, si Elk, anong variety na to? Ito. Ayan. The next. Ito. Gusto ko rin ito. And, gusto ko pa ito. Ayan. Maganda rin siya. Ito rin, wala pa. At ito sa orange. Ay. Oh, may uod. May nakita akong uod. So, kailangan natin siyang patayin. Sorry. Umesto ka sa iba muna. Okay, next. Ibang variety din. Gusto ko rin itong variety na ito. Yan. Ito. Ang pagkakat natin mga kaplantitas, ituturo ko po sa inyo. Sample po natin ito. Ang tamang pagkakats po is, ayan. Makikita nyo merong suhi doon na maliit. Ayun. May suhi. Doon po natin siya ikakat. Kabilaan po yon dito. Dito natin siya ikakat. Before yung suhi. Yun ang maiiwan, yun ang lalaki. Ganon din po sa iba. Ito may suhi. Dito natin siya puputulan. Yan. Ganon tayo magkakats para lalaki siya. Lalaki itong next. Yan. Ganon ang tamang pagpuputol mga kaplantitas. Dito natin siya puputulan. Ito. Para ito yung next na lalaki sa kanya. Ayan. Kung mapapansin nyo po, merong naiwan dito na small na tangkay. Ito yung lalaki kay
dip in wine. So ito ang gagawin natin next na mother plant. Tatanim natin siya sa another pot. So harvest pa tayo ng variety. Kailangan kasi na kukulan. So ayan mga kaplantitas, ito na po yung ating bagong harvest. So ang gagawin natin, direkta na natin siya itatanim. Tatanim natin siya ng direkta. Ihiwalay natin yung malalaki kasi separate na paso siya. Malaki to, malaki rin to, separate na paso. Tatanim natin. So, gaya ng tinuro ko kanina, yung paglalagay po ng ating potting mixture, nasa ilalim po yung first layer, siya po yung si cow dung o yung tae ng baka para mas makatipid tayo sa paggamit ng lupa. Dahil dito sa amin ay nabibili ang garden soil. Yung garden soil dito is 81. Unang layer natin, yung tae ng baka. Tapos na. Second layer. Second layer natin yung 81. Yung toppings nito sana mas maganda yung pure na lupa eh. Mas matigas kasi yun. Mas magandang magpabuhay doon sa pure. Ito meron tayo ng pure. Para kang gagamitin. Let's try it. Diligan natin ulit yung top niya para magiging moisture. Mas maganda kasi diligan para ito na yung magsisipin dilig niya for 1 week. Kasi ang cuttings, 1 week po natin hindi didiligan na nasa lilim lang. Walang araw, walang sinag ng araw. So ayan, itatanim natin siya ng 1 inch. Pagsasama-samahin natin siya para tipid sa lupa, tipid sa pots, tipid sa space. Pag nag-roots na for 1 week, pwede na natin ulit siyang i-harvest din. Ilipat natin siya for single pots for another pots. Ito na ang ating first na gawa. So, bibiligan natin siya for second time. Iwasan natin yung dahon na mabasa. Okay, next. Okay, next. Next naman, ganun din. First layer nga, yung tain ng baka. Okay. Yung ginagawa natin, tain na siyang okay. First layer. Second layer, yung 81 na soil. Yan, dilira natin. Pwede pa.
sa tamang pagkatalim. Iba uli yung 1 inch. So, ayan na. So, ito na mga plantitas yung ating bagong katatanim na bayana. Pwede din po para sa ano, sa lilim. Lililim na natin, tara. Dito na lang natin siya ulit ipwesto sa baba. So ayun mga kaplantitas, ganun lang po yung pagkakatis at pagtatanim ng mga mayana. Thank you so much mga plantitas, please subscribe to our YouTube channel, Di Guzman Vlog. And please like and share our Facebook page, The Guzman Garden. Thank you!